Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at nandito po ulit tayo sa ating munting farm. So next na pag-usapan natin, ito pala yung mga farmers, ito yung part 2 ng ating insect pest management na part. So ito yung part 2. So next natin na pag-usapan na insekto ay ang aphids. So sa mga ka-farmers nating nagtatanong dyan ay kilala tong aphids. So sa mga hindi pa alam kung ano itong klase ng insekto na to ay ipakakilala ko po ito sa inyo. Or pero as for now, dito sa aming farm ay wala pa akong nakita na ano na tawag ito, yung presensya ng aphids. Wala pa akong nakita dito mga ka-farmers sa dito sa area namin. So ipa-introduce ko lang sa inyo kung ano ang mga damaging signs at kung paano natin i-manage itong klase ng insekto. So ang damaging signs pala nitong ano nitong aphids ay adult saka nymph stage. Kung sa mga nagtatanong dati sa atin diyan sa mga bago pa lang dito na nakapanood sa ating video, ang nymph stage po ay yun yung kalagitnaan ng adult tsaka yung larva stage. So yung nymph stage so yung pinaka mapinsala dito sa klase ng insekto na to. So ang initial damage nito ay naninilaw ang mga ano, ang mga dahon ay naninilaw. So dito, pero dito sa ating area ay so far nakita natin na green pa naman yung ating mga dahon. So wala pa tayong nakita dito na presensya ng aphids. So pangungulot. So far wala naman pangungulot. Wala pa naman mga ka-farmers. Maganda naman yung tubo ng ating talong. So wala pa tayong nakita na tinitira na siya ng aphids. So far wala pa naman mga ka-farmers. Of course mga ka-farmers, be aware tayo sa aphids kasi dapat mapuksaan natin ito agad-agad kasi isa rin ito nga ano, isa itong insekto na to ay carrier din ng mga virus o sarisaring virus yung dala nitong aphids na to. So be aware tayo pag may nakita na tayo na presensya. Because kung kinakailangan ay mag-apply na tayo ng pesticide. So paano ang management? Ang tanong, paano ang management nito mga farmers? So first ay of course monitoring lagi sa area natin. So lagi natin i-monitor yung area natin. Kung pwede araw-araw nating puntahan is mas maganda. Pero dito nga sabi ko may tauhan ako dito nagmo-monitor kahit wala ako dito araw-araw ay sinasabi nila sa akin kung anong nagiging problema dito sa ating farm. So next natin na gagawin ay magtanggal ng dahon or yung affected o kaya ito mag tanggalin tayo ng mga damo kasi dyan yung pinapamamahayan ng mga aphids yung mga damo. So dito mga kapatid nakikita natin ay mga kakapadamo lang din natin pero makita natin na meron na naman kaya mga dalawang linggo o isang linggo't kalahati ay magpapadamo naman tayo mga ka-farmers kasi dyan yan namamahay yung mga aphids. Ano rin tayo mga ka-farmers, dapat aware din tayo na huwag tayong masyadong gumamit ng nitrogen na fertilizer kasi iyan yung masyadong gustong-gusto ng ng aphids pag rich in nitrogen yung ating taniman o ating tanim. Pag masyadong marami yung nitrogen ay pabor na pabor talaga yan sa aphids na mabilis din silang dumami pag yung ating tanim ay
rich in nitrogen. Ano na talaga, hindi na talaga kakayang puksain, ayun, kailangan natin mag-apply ng insecticide. Okay. Ang next natin na insekto na tatalakayin ay itong cutworm. So, ang damaging stage nitong cutworm ay larva stage. So, yung uod na bumubuta sa ating mga talong, yan yung cutworm. Initial damage na makikita natin dito sa tanim ay yung butas-butas, yung binubutas nyo yung dahon, gaya nito mga ka-farmers, you know. Yan. Cutworm yung tumira dyan. Saka, ito. Yung tumira dyan. Pero ano mga ka-farmers, itong mga tinira ito ng cutworm ay tatanggalin na namin ito. So, tatanggalin na namin yung mga magpuprun kami basta tanggalin namin yung may damage na ng cutworm. Ayan o mga ka-farmers, yan po. Yan yung mga dinaanan ng cutworm. Ang management, tanong, yung management, paano nga ba yung management pagdating dito sa pesting ito or itong klase ng peste na ngalan ay cutworm. So of course, regular monitoring pa rin mga farmers. Kailangan pa rin natin ng regular monitoring. Madali lang tama makita to pag ano, yung cutworm na to mga farmers ay madali lang makita to, lalong-lalo na kung umaga at saka itong ano, dapat hapon na. So mas madali natin to makita. So pag control nito ay handpick. I-handpick natin yung larba. Para hindi na dumami yung populasyon nila. At yun nga sabi ko, mas maganda pag umaga pa, mas maaga, mas maganda yung yung makikita na natin sila. Kasi pag umabot na tayo ng part ng 9:30 diyan o 9 or 10, wala na yan, hindi na natin yan makikita mga ka-farmers. So pwede rin tayo mag-apply ng, kung sample may presensya na ang ganitong peste ay mag-apply tayo ng botanical insecticide or yung organic na insecticide kagaya ng mga neem extract or kakawati extract. So pag marami na talaga, yung sabi ko, doon na tayo mag-apply ng mga pesticidyo. Yung pesticidyo na gagamitin natin mga ka-farmers ay yung may active ingredients ng lambda saya litrin. Next natin na pag-usapan mga ka-farmers ay yung leaf miner. Yung leaf miner mga ka-farmers, yung damaging stage ng leaf miner na yan ay yung larva. So dito sa farm natin ay wala pa naman tayong nakitang dinaanan ng leaf miner. Nag-ikot ako kanina, naghanap ako, wala pa naman akong nakitang dinaanan or na infested na ng leaf miner. So damaging characteristic na makikita natin sa tanim natin ay parang may ginagawang mina o yung dahon ay parang mini mina mga ka-farmers. Yung parang may nagma-mining ba. So ang management and control natin, of course, daily monitoring pa rin para dito sa ating area. Tanggalin ang mga affected na dahon. O pag nakita na tayo na yung dahon na parang may minimina yung nadaanan ng nagmimina ay tanggalin na natin. So wala kasi ako makita dito ka-farmers para ma-example sana natin. Maghanap ako kanina, wala akong ma-sample dito eh. So big sabihin mga ka-farmers, hindi pa to na-infest ng
hindi pa ito napasok ng leaf miner. Wala pang bakas ng mga leaf miner dito mga farmers. So okay, magandang sinyalis yan dito sa ating talungan. Next natin na management ay maglagay ng yellow sticky traps para sa mga adult na leaf miners, and mag-apply ng insecticide pag kinakailangan na. Okay mga farmers, at hanggang doon naman na yung talakayan natin regarding sa insect pest and management. So may part 3 pa ito mga farmers, kasi hindi natin mabuo lahat tong videos na regarding sa insect pest, kasi marami nga at matatagal lang tayo yung videos natin. So yung iba na nanonood kasi is naboboard naman. So sa part 3 natin ay ipapakilala ulit natin yung iba pang mga insekto na tumitira dito sa dahon. So mga farmers, ang pag-usapan pa lang natin ay sa dahon pa lang yan, wala pa sa bulaklak. So next naman natin ang videos ay regarding naman sa mga insekto na tumitira sa mga bulaklak ng ating talong. Doon na muna mga ka-farmers, thank you so much, and sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to our channel and hit the notification bell, and of course paki-like and share na lang rin po. Maraming salamat and happy farming po.